So yung mga lods, naroon tayong pa-order ng dalawang fish. Ito. Isang dumbo fish, hindi nakita, nakapak na eh. Diba? Isang super red HMPC. So kahit mawalan ngayon, yung mga, siyempre may mga hobbies pa rin na gustong bumili. For mga casual na nag-betta fish keeper, ganyan. So kaya kahit umulan or umaraw, dapat kahit pa paano may stock tayo, mga lods. Ay, hindi makikita na maayos, pero ito'y dumbo. So mahalaga rin na minamarkahan natin yung mga betta fishes natin. Para nang sa ganun, alam ng customer kung ano yung kanilang nabili. Tapos yung sa akin kasi, may number yung mga pictures ko, so, ayan, number 7. Lagyan natin ang number. But as mahalaga rin na, syempre, i-double plastic natin dahil naka-single plastic pa lang siya ngayon. Ayun nga pala, ako is marami kong maglagay ng tubig. Ayan. So, kasi may oxygen din naman yung tubig, tapos yung hangin niya, halos kasi marami rin ng tubig. Para iwas stress or kung ano pa man. So far, wala namang issue sa ganitong sistemang ginagawa ko. So ayun mga lods, ready na yung betta fish natin. Ayan. Tapos ito. Ayan, si fish number 7, isang super red. So ang gagawin natin is, antay na lang natin yung buyer natin. So ito nga palang buyer, isang repeat buyer na. So nakabili na siya before. Ang alam ko, tatlong HMPK marbles ang nabili nila para sa kanilang anak. So naghahanap ulit sila ng bago mabibili ngayon. Before is nagbili na siya, nabibili sila ng dumbo. Pero hindi ko na na-follow up nung nagkaroon. Usually ganun nangyayari. Pero nung nag-message siya, yun, buti na i-offer ko sa kanya. And naalala ko na, oops, ito yung isa sa mga naghahanap ng dumbo betta fish. So tara, antayin na lang natin na pick-upin nila yung order nila ang dalawang HMPK betta fishes. And dalawang bagay pa lang hindi mawala sa akin kapag umiabot ka na yung betta fish sa buyer is, syempre, kailangan natin ng barya. 100 pesos at 50 pesos. Doon minsan, pwede mong itanong kung may barya ba siya. Pero minsan, hindi kasi nag-reply agad yung customer dahil nagda-drive pa. Tapos syempre, alam mo naman natin, may banta ng COVID-19. So, meron akong laging dala nito. Nakasukbit sa akin itong alcohol para if ever pag abot ng pera or habang kausap mo yung buyer is pwede kang mag-spray. Yeah. So ayun na, ito na siya. Nag-message na rin yung customer na kailangan daw niya ng change for 500 pesos. In 10 minutes lang is andito na siya. So let's go! Yan mga lodi, susold na yung betta fish. Abot ko na sa customer. So yun, tapos na. So, kung magkano yung presyo, syempre iba-iba yung presyo nating mga betta fish keeper. Pero just to give you an idea, sa dalawang betta fish na yun, pag nakabenta ko ng dalawang betta fish sa isang araw, halos malapit na sa average salary dito sa Metro Manila, yung aking kikitain. Sana na nalibang kayo at nagkaroon ng unting information, tapos na-inspire kayo sa pagbenta ng betta fish. So yun mga lods, happy betta fish keeping sa inyo lahat. Bye-bye! Boom.